Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaldab. Ito yung pinaka-latest talagang pinagpipiestahan. Talagang inahantay nga po ni Mengay si Richard Fulkerson. Imbis na siya nga po yung mauunang bumaba, eh hindi. Kumbaga talagang umaayon po siya. Di po ba ito kapansin-pansin mo, di po ba, na pinauna pa talaga ni Mengay si Maha? Di po ba, imbis na siya mauuna, pero talagang, ito common sense na lang po sa mga nagre-react, sa mga nagko-komento. Sinasabi nga po raw dito sa video na to na, kumbaga, alam nyo na mga Kaldab na nagpa-picture lang daw po, kaya gumalaw lang daw po si Alden Richards. Okay lang yan mga Kaldab, yun po yung sabi nila eh. Alam nyo naman po yung mga bitter sa Aldab. Eh talagang lahat po eh gusto nila basagin, di po ba? Pero okay lang yan. Well, bago natin ituloy itong pinaka-latest updates nga po natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Po ba? Well, ito ha, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga dumadaan at sa bumibisita po sa channel natin. May mga kanya-kanya po tayong pananaw, nirerespeto ko po 'yan at ginagalang. Alam niyo naman po na dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po talaga tayo. Etong balibalita na sinasabi nila, totoo ba Mr. Destiny na kumbaga si Main Mendoza eh pinipigilan na naman daw po ng management ng GMA? Ito ay base po, ha, base po ito sa mga lumalabas. Ako naman po mga Kaldab, sinasabi ko naman po sa inyo to, depende na lang po sa pananaw ng iba, depende na lang po ito sa opinion ng iba. Kasi talaga naman pong kapansin-pansin nyo nung una pa lang si Alden hindi na talaga pinagtikit si Mengay. Pangalawa, dance production nga po na sinasabing dapat nga po ay kay Mengay at kay Alden, eh napunta kay Maha. Yung pala po mga ka-Aldab, eh si Alden at si Maha pala, hindi po pala pinatuloy si Mengay. Kaya nagkaroon po medyo ng atraso at syempre, gaya ng sinabi ko, depende pa rin po ito sa kumbaga nasa loob ng APT. Marami pa rin po sarsuela, di po ba? Sabi nga po nila, ang kakampi lang daw talaga ni Alden Richards eh si Wally, di po ba? Na kumbaga ako okay lang naman kasi kahit naman po anong gawin po nila eh tadhana naman po yung kakampi natin. Although makalaban po natin mga malalaking network katulad nga po ng GMA, ABS-CBN, di po ba? Okay lang yan kasi alam naman po natin na talagang higante po yung kaaway natin. Normal lang na kaya nilang pigilan, kaya nilang sabihin wag mo tong gagawin dahil syempre ano sila eh. Sila po yung kumbaga masasabi natin management eh. Di po ba? At si Alden at si Mengay lang eh wala po silang magagawa kundi sundin kung ano man po yung iutos sa kanila. Di po ba? Na paminsan-minsan hindi naman po natutupad. Gaya nga po ng ginagawa ni Alden. Di po ba? Doon pa lang. Masabi nyo nang may mali. Pero gaya nga po ng pinapaliwanag ko at lagi natin sinasabi mga ka-Aldab, eh masaya pa rin po tayo. Sabihin na natin, o sabihin nila ang gusto po nilang sabihin, pagbawalan na at pagbawalan na. Basta't mapanood lang po natin sila at makita sa 8 Bulaga tuwing Sabado, eh okay lang yan, di po ba? Sabi ko nga, kahit bigyan nila sila Alden at si Mengay ng memo, wag nang pagdikitin sa 8 Bulaga tuwing Sabado, okay lang, di po ba? Yun naman po yung sinasabi nila na malaki daw po magbabago sa susunod na Sabado, medyo i-release na nga po raw si Alden o hindi na muna sila pagsasamahin kahit sa bawal judgmental, sa mga kung ano man pong ano, di po ba? Ako, may kanya-kanya tayong opinion eh. May kanya-kanya po tayong reaction. Basta sa akin lang,
kung ano lang yung latest, ano lang yung trending, eh doon lang naman po tayo, di po ba? At least yung pinaka-importante rito, eh masaya nga po tayo tuwing araw ng Sabado. Kahit sabihin nila na, naku, Sabado lang naman masaya yung Aldab. Sabado lang naman sumasaya yung mga mamis, mga titas, mga senior. Okay lang. At least, hindi naman po tayo nabibigo. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, lalo pa po kung siguro, kung yung mga true-blooded Aldab Nation nga po, ang nakakakuha niyan, eh marami. Di po ba? Kaya lang, mga Alden fanatics, at karamihan nga po, main fanatics yung nasa loob po mismo ng APT. Kaya, yung mga kuha din po nila, yun din po yung nagagamit natin. Ang problema lang, mga ka-Aldab, eh, guilty sila. Di po ba? Na kumbaga talagang misan, kinocrop nila, na kailangan si Alden lang yung makukunan, si Alden lang mag-isa, tapos ganun din po si Mengay. Pero nahahagip at nahahagip pa rin po. Yung tipong maririnig at maririnig mo sa boses ni Alden, na kung sino po yung kinakausap niya. Di po ba? Totoo naman po, mga ka-Aldab eh, na pagdating po talaga sa Aldab o sa Itbulaga, Aldab po talaga yung malakas. Di po ba? Kahit sabihin na natin na ganito ganyan, alam naman po nila Tito Sen at ramdam nila Bossing Big Soto yung lakas ng Aldab Nation. Di po ba? Kasi hindi naman magpapasaring si Henyo Master Joey De Leon kung alam niyang wala ng Aldab, kung alam niyang konti na lang yung fandom. Di po ba? At tayo naman po talaga yung namamayagpag sa Twitter eh. Atin pa rin po ang Twitter. Kaya wag po kayo maniniwala na nakuha na daw yan ng mga main fanatics. Wag po kayo maniniwala, pati Alden fanatics. Sabi lang po nila yon, di po ba? Na kumbaga nire-respeto natin yan. Yun yung po pananaw nila eh. Di po ba? Kaya ako, mga Kaldab, di na tayo dapat nakikipagtalo. Kaya lang, syempre, kailangan ko lang po itong ipaliwanag. Baka may magre-react dyan eh. Kasi ikaw naman kasi, Mr. Destiny, lagi mong binabalita. Kaya yung mga ibang Alden fanatics, masaya. Gusto ko lang po kasi ihatid sa inyo yung mga kaganapan. Gusto ko lang po kasi updated po kayo. Alam nyo po yung mga nangyayari. Magkaroon man po kayo ng encounter sa labas sa mga iba, eh sagot po kayo dun sa sasabihin nila. Kumbaga, alam mo na na may mga ganun, hindi ka na bago. O na ganyan, napakinggan ko yan kay Mr. Destiny, kaya alam ko yan. Di po ba? Yun lang naman po importante at mahalaga. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo lagi ha, dito po sa channel ni Mr. Destiny, para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.